Kumusta kayo? Nagsimula talaga sa katahimikan na. How are you guys doing? Great! Happy to be here! Yes! Thank you! Maraming salamat. Mahigit isang taon na noong kayo'y nilaunch bilang bahagi ng Sparkada. Kumusta yung buhay at karera? Sa akin, Tito Boy, super blessed since like nung this year, nabigyan kami ng project which is yung Love Is, and then may sumunod agad na Love Before Sunrise. So super thankful and super blessed with the year. Caitlin? Yes, I have to really agree with Vince. It's been super fast actually. Parang na-launch na kami nung April ba yun? Yeah, end of April na, tapos grabe, so much has happened. April of last year. Yes, end of April of last year. Tapos it's been so much fun. I have a group of friends in showbiz, which is super, super fun, especially since hindi ako taga Manila. So, very busy. With Vince, I also did yung Love Is. Then after that, I have my new show with Maria de Vera. I'm so excited. Grabe. Congratulations. Yes, thank you so much. Kimikao. Ako naman po, Tito Boy. Sobrang saya. Kasi itong Sparkada, family to for me. Tapos, itong mga nakaraan talagang binibless na ako ni Lord. Talagang sobrang thank you ako. Nagkaroon doon family dito sa UH. And unang hirit. Like another family dito sa Hearts on Ice. Talagang sobrang thankful talaga ako. At Tito Boy, thankful talaga ako kasi nasundan pa yun. Na Black Rider. Wow! Thank you so much. So, let's go back to the moment when, because this is a moment that I don't want you to forget, guys. This is very important. Balikan natin yung pagkakataon that you auditioned for Sparkada. How was that experience, Caitlin? Well, for me, nag-audition ako through Zoom since during the pandemic. Actually, I have to say na the start of Sparkada for me was very quick. Kasi yung iba, nag-audition sila since before pa or nasa GMA na sila since before pa. Tapos ako, I think I auditioned mga December. Tapos I flew na to Manila February for the shoot of Sparkada. Ano to? Did you sing? Did you? I sang. Because you did? Yeah. Wow, okay. Let's go back to your audition. Kasi nung una ayaw talaga ng parents ko na mag-artista ako. Hanggang sa matapos yung school ko. Pero nagmakaawa ako sa dad ko na, sige na pa, gusto ko talaga eh. Tapos pumayag siya, then nag-audition ako, umarte ako sa harapan ng laptop. Tapos pinakanta din ako. Mm-hmm. Tapos pinasayaw din ako kahit di naman magaling, ganun. Pero paano yun? Like, umaarte ka sa harap nung laptop? Yes po. As in, arte ka po sa harapan ng laptop, parang may kausap kang tao. Ganun po. Do you remember exactly what you're doing? Or what you did noong audition? Naalala ko po is, ginamit po nila sa akin yung script ni Joshua Garcia sa isang film. And then, pinaarte po nila sa akin. Do you remember the line? Naalala ko po yung line na yun eh. Sige, let's go back to that moment. You were auditioning. Wala ka talagang kwenta, tay. Sana niwala na lang ako na kay mama na wala kang kwenta. Yun lang. Oh! Okay, Ben. Okay, Ben. Good thing. Good thing. Good thing. Kaya ikaw, pinagawa ka nun? Opo. Lahat naman po pinagawa sa akin. Ano naman yung piece mo? Before pa ako freelance ako eh. So itong ginawa ko na to ito yung lines ko doon na guesting ako sa isang show sa kabila. I-acting ko ba? Yes. 3, 2, 1, action. Ikaw may kasalanan. Ikaw may kasalanan kung bakit nawala ako ngayon sa trabaho. Tapos ano yung susunod mo? Kapatid ko? Baka walang iya mo? Kaibigan kita, best friend kita. Ayup ka. Ayup ka. Kanta natin. Kanta po natin.